flush na, Nay. Ayan, may flush. May flush naman pala. Ito po yung nanay kong napakaganda. Ang kamukha ko. Hi, ka. Nahihilo po siya, kaya ganyan. Anong kailan makukuha yung result, miss? Pagkaano? Ano na may after 4 to 5 months. Mamaya. So pwede kami bukas kasi meron kaming schedule kay doc dito. Bukas na lang din. Babasahin niya kasi yung result. Sino yung doctor? Si Dr. Christine sa neurology.
Kaya ate, tingnan mo. Medyo seryoso yung usapan natin. Ewan ko ba ba't yung maka ako, hindi seryoso. Seryoso yun yung topic ko ngayon eh. De, kasi, may sakit kasi kumulog-kulog. Galit sa akin yung dami. My God! May sakit kasi yung mother ko. So, ngayon, nalilito siya sa bahay. Ako na tambay. So, ano na ako naka-schedule. Tapos ang ulan dito, guys. Hindi ako makapagkwenta ng maayos. So, yun. So, ganun. Pag-usapan natin mo yung mga parents natin na nagkakasakit due to siguro dahil na rin sa pagkakaedad, diba? Nagkakaedad sila. So, magiging sakitin sila, magiging na yung pulmon nila. Pero, syempre, makakapag-alala bilang anak ng mga magulang natin. At least, no? Naalagaan natin sila habang tumatanda sila. Mahirap din kasi yung wala din nag-aalaga, eh, no? Pero at least, at least ako, ano, mga kapatid ko, naalagaan namin siya. Napoprovide namin yung mga pangangailangan ng magulang namin. Although, di naman kami mayaman, nagtutulong-tulong lang talaga kami. Pag may mga problema, tulong-tulong. Pag nasinosolve yung problema, para makaraos. Yun. So, papakasaw sa inyo yung paano ko alagaan yung nanay ko, paano yung daily na kahit hindi ko siya inaalagaan, ano yung daily na ginagawa niya na pati pag-take ng gamot, ano yung mga gamot na iniinom. So, ang nanay ko kasi diabetic siya. So, para hindi magkaroon ng complication, nag-i-insulin siya. At syempre, bukod sa diabetic siya, eh, kasama na dyan yung high blood. So, tayo, dahil na bata-bata pa tayo, eh, ingatan natin ang ating mga diet. Kain tayong gulay, exercise. Kaso di nyo makita sa katawan ko, no? Kasi, ano na. Masarap kumain, pero ang hirap mag-exercise talaga, eh. No? Pero syempre, kahit pa paano, tinatry natin. Walking lang, ano yan eh. Okay na din eh. Factor din yan eh, na nag-walk tayo. Imbis na sasakay natin yung isang kanto, sasakay pa natin ang tricycle, eh, ilakad na lang natin. Ganun. Para at least, mapump yung heart natin. So, yun. Samahan nyo ako, no? Para makita natin yung ating daily. Paano tayo mag-alaga, paano natin alagaan, siguro makakuha din tayo ng tips. Ano-ano ba yung, ako din magtatanong ako sa inyo, kasi ang problema ngayon ng nanay ko is,
nahihilo siya. Alam niyo yun, nahihilo siya pag tumatayo siya, di siya makayakad, di siya... Kasi yung mundo niya umiikot, gano'n. So, nung tinatignan naman namin sa doktor, normal naman lahat, CT scan, napa-CT scan namin siya. Ito naman. Dugo, CBC, pati kanilang blood pressure, normal naman. And this is brought to you by Sunsilk. Dito kasi ako sa tindahan eh. Kaya lang para medyo maingay, no? So, sige. Please lang kung may mga tanong kasi ako, so hindi ko alam. Sana masagot nyo din kung meron kayong mga experience regarding sa ganito. Huwag ko maintindihan bakit nahihilo siya. Although, kompleto naman lahat ng test. Normal naman. Wala naman problema. So, at bakit kaya siya nahihilo pa din? Pero binigyan naman siya ng doktor ng gamot. So, naghihintay pa kami ng 3 days para na-check namin kung after noon na magkaroon ba ng result yung gamot na binigay. Kung wala, babalik kami doon. So, guys, kung alam niyo yung kasagutan sa aking katanungan, please lang, no? Do comment. Comment lang po para at least dagdag information sa akin. At sa inyo na din, dagdag information na ganito yung typical na naggagamot kapag may sakit na. So, huwag natin hayaan na dumating tayo sa point na magagamot na din tayo. Alagaan natin yung mga sarili natin. Okay, guys? So, okay. Thank you.